Narito ng headline, Bagyong Nona, bahagyang humina. Isa pang bagyo inaasahan papasok sa PAR ngayong hapon na ito. Clearing operations sa malugar na sinalanta ng bagyong Nona nagpapatuloy. Dominic, tiwalang maabot ang deadline sa pag-imprenta ng mga balota. Balita sa ibayong dagat, sikat na hotel sa Mali muling nagbukas matapos sa madugong pag-atake ng mga rebelde. Sports balita, Sacramento Kings Rajon Rondo nagsorry sa kanyang homophobic remarks laban sa isang NBA referee. At sa balitang showbiz, James Reid at Nadine Lustre binigyan ng parangal ng SBS Pop Asia. Narito na ang inyong tagapagbalita. Magandang araw po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong lingkod Alex Santos. Narito na po ang detalye sa mga balita. Inaasahan papasok po ngayong araw nito sa hapon sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang isa pang bagyo na nasa karagatan Pasipiko pa o nasa layong mahigit 1,000 kilometro silangan timog silangan ng Mindanao. Papangalanang Onyok ang nasabing bagyo kapag nakapasok nito ng Pilipinas. Ayon sa pag-asa, mababa ang tinatahak na direksyon ng bagyo na maaring tumama sa Eastern Mindanao. Sumalit kung tataas ay tatama naman ito sa Eastern Visayas sa susunod na linggo. Samantala ay pinabatid rin ni Alzar Aurelio, isa sa mga weather forecaster po na pag-asa ng bagyong Nona, ay inaasa naman magiging tropical depression sa araw po ng Biyernes at magiging low pressure area na po ito sa Sabado. So inaasa pa rin natin ang wala yung music. Ito wala yung music. West-northwest at bumagal pa nasa 7 kilometers per hour from 9 kilometers per hour. So ito yung ating forecast track na kung saan pinapakita nito ang movement ng past location at pagdating sa Mindoro ay nag-northwestward at inaasahan pa rin natin na ito ay magsa-southwestward hanggang sa paglabas ng PAR itong si Bagyong Nona. At inaasahan natin na bukas ng umaga ay ihina ang bagyo within tropical storm. And then sa Friday ng Thursday, then Friday ng umaga magiging ganap na tropical depression. And then Sabado ay low pressure area. Yan po ang tinig ni Alzar Aurelio, ang weather forecaster po ng PAGASA. Samantala, nagsisimula nang magsagawa ng clearing operation sa malugar na sinalanta ng bagyong Nona. Ayon kay NDRMC spokesperson Mina Marasigan, ilang tulay at daan na ang sinisimula ng ayusin sa Northern Samar, Oriental Mindoro at iba pang lugar. Kaugnay nito, nagpadala na ang DPWH at DSWD ng ayuda sa naturang mga lugar. DSWD ay nagpadala na rin ng mga tarpaulins, no, para mga meron silang temporary shelter at ang mga housing materials na rin para matulungan sila sa pagkukumpanin ng kanilang mga bahay. Yan po ang tinig ni Mina Marasigan, ang tagapagsalita ho ng NDRMC sa panayam po ng inyong lingkod. Samantala, sa iba pang balita, positibo naman ang COMELEC na maabot nila ang January 8 deadline sa pag-imprenta ng pinal na listahan ng mga kandidato sa 2016 elections. Ayon kay COMELEC Chairman Andy Bautista, target nilang maimprenta ang inisyal na listahan sa December 23. Mapipilita magsagawa ng marathon hearing ang COMELEC and Bank para marsolba ang pending motion ni Senadora Grace Poe sa kanyang disqualification case at substitution issue naman kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte. 29 pang motion for reconsideration ang kailangang resolbahin mula sa mga naideklarang nuisance candidate. Samantala, hingi tayo ng update sa lumabas na desisyon ng Supreme Court kaugnay sa pagbasura sa temporary restraining order kaugnay sa isyu ng no bio, no boto. Si Patrol 3 Bert Mosso sa detalye. Matapos na ang na ipawalang visa ngayon ng katastas ng hukuman, ang kanilang ipinilabas na temporary restraining order kaugnay pa rin sa no bio, no boto policy ng Commission on Election, ay malabo nang makaboto pa ang may 2.5 milyong botante na hindi nakapagpa-biometrics nitong nakalipas na Oktubre. Matatandang na una ng kunisyon ang kabataan party list sa pangunguna nitong si Congressman Terry Ridon sa katastasang hukuman ang COMELEC resolution na nagsasaad na ang sinumang botante na hindi pa nakakapag-biometric sa itinakdang panahon ng COMELEC
ay hindi na ito maring bumoto sa darating na 2016 election. Ito si Patrol 3, Bert Monson Nagulat sa Pilang Mastodo ng Kas, DWIC. Thank you, Bert. Ito ang DWIZ Manila, Mastodong Lakas. Balita naman sa labas ng bansa, muling nagbukas ang sikat na hotel sa Bamako, Mali kasunod na madugong pag-atake ng rebeldeng grupo. Mahigit 3 linggo na po nakalipas. Ang muling pagbubukas ng nasabing hotel ay pinangunahan ng Pangulo ng Mali at tinawag na tagumpay laban sa mga jihadists ang naging hakbang. Magugunitang nilusob ng armadong grupong sikat na hotel na ikinasuwi ng 22 katao kasama na po dyan ang 2 suspect. Samantala, paglabag sa sanction ng United Nations sa paglulunsad ng Iran Medium Range Ballistic Missile noong Oktubre. Ito ang lumalabas sa investigasyon ng UN experts na isinubiti ng UN Security Council. Ayon kaya sa UN report, gumamit ang Iran ng ballistic missile technology na ipinagbabawal sa ilalim po ng June 2010 sanction. Noong October 10 ay nilunsad ng Iran ang surface-to-surface missile. At sa balitang sports, humingi ng paumanhin si Sacramento Kings guard Rajon Rondo matapos magsalita ng masama laban sa NBA referee na si Bill Kennedy. Magunit ang hindi pinaglaro si Rondo noong isang linggo ng National Basketball Association dahil po sa naging remarks ito sa December 3 game laban sa Boston Celtics sa Mexico City. Ayon kay Rondo, hindi katanggap-tanggap ang naging salita niya kay Kennedy at hindi ito nagre-reflect ng kanyang damdamin sa LGBT community. Dahil dito, nais ang humingi ng paumanhin kay Kennedy at batid niyang wala sa lugar at hindi makatwiran ang hindi pagrespeto sa sexual orientation ng isang tao. At yan po mga balita natin po ng IC Balita Nationwide. Ako po si Alex Santos. Magandang araw po sa inyong lahat.